Magandang araw mga ka-farmers. Welcome back ulit dito sa aking channel. So ngayon mga ka-farmers, mag-aabono kami dito sa huling tanim na kalexto. So ayan, tagi isang lata po kada 16 liters. So bali pangalawa. So ito na po sila mga ka-farmers. So yung unang abono nito na in-apply namin dito ay calcium nitrate na tropicot. So isang lata po sa 16 liters, tapos isang lata naman po kada puno. So ngayon na simula po na itanim ito, so bali 1 week na po to ngayon mga ka-farmers. Dahil nung pagtanim namin ay 3 days after transplanting ay nag-abono kami ng tropicot dito. Tapos after 4 days naman, so ulitin na namin mag-abono ngayon ng 16-20. So tagi isang lata po yan kada puno niya. Tapos balik na namin po sa every 6 days or 7 days. So ngayon mga ka-farmers, kasi naghahabol kami dahil kailangan po kasi mabilis na lumago yung talong, kaya every 6 days yung pag-aabono namin dito ni Kuya. Ngayon na po para naman makahabol kami sa first week December, dun po sa una naming pananim. Na ano, so may mga bulaklak na pong lumalabas. Dahil ngayon po ay kulang na po yung supply dito sa amin ng talong, kaya every 6 days yung abono namin imbis na once a week. So isang araw naman po yun ang pagitan niya sa 7 to 6. So ayan, ito yung pinakahuli naming tanim ni Kuya. May ako siguro nasa 600 kapuno po yun mga farmers. At ito naman yung nauna. So medyo hindi po talaga ito sabay-sabay mga ka-farmers yung pagtanim namin. So pero ay isang ano na lang po, isang dosage na lang po yung abono yung nalagay namin. Pero so hindi namin na masyadong ino-overdose, kasi malilit pa lang nga po talaga yung iba dito banda. Pero doon sa taas mga ka-farmers ay meron po siyang mga bulaklak, kahit pandak pa lang po, kahit malilit. So tulad dito, and may lumalabas na rin po mga ka-farmers. So siguro dito estimated ko po, nakalimutan ko lang po dun sa listahan ko, yung dito sa baba ay nasa 25 days na po or 3 weeks. So nandito naman sa taas ay nasa ano na po to siguro mga farmers, no, isang buwan na. Dahil so hindi naman to masyadong mataas po yung talong ko dahil nga po sa nadahilan na ano po ito ng bagyo. Kaya ano mga farmers, so mapapansin ninyo, mababa lang siya, tapos meron na po siyang ano, ayan, bulaklak na. Ayan na po siyang mga farmers, bumuka na po yung bulaklak. Kaya dito yung sinasabi ko mong nauna, at meron na po siyang mga bulaklak sa kada puno. Ayan po, ayan, kung titingnan nyo po mga ka-farmers, maliit pa lang po siya, mababa, meron na pong mga bulaklak. Ayan, mamumunga na po siya. Pero okay naman, maganda naman po yung kanyang paglaki. Maganda naman po yung kanyang mga daon. Ayan, yung mapapansin nyo po. So talagang ganito lang po talaga yung kalexto. Bata pa siya, mamumunga na. Talagang maliit po kasi siya mga farmers, kasi nadilirin po dito yung pag-aabono niya. Nadilirin po ito. Siguro mga 2 linggo po talaga noon na panay ang ulan, hindi kami nakapag-apply ni Kuya ng abono dito. Kaya kung mapapansin nyo, ganyan pa lang po sila kaliliit. Meron na pong mga bulaklak. So doon makikita po yan yung kakaibahan dyan sa huli naming tanim, kasi tama naman po yung pag-aabono namin. Walang laktaw, kaya magiging iba talaga yung paglaki niya. So yan, bali mag-aabono lang kami ni Kuya mga farmers, no. So bali, in-update ko lang po kayo dito sa nahuli naming tanim at saka dito sa nauna. Ayan. Medyo kung titingnan nyo po mga ka-farmers, no, parang di pa makikita sa plastic mulch. Talagang maliliit pa po sila. At dito, umulan-ulan po dito tuwing hapon. So pakunti-kunti lang. Ganun pa rin. Medyo nanunuyo na po yung lupa. So hindi pa umulan ng malakas. Pero basa pa naman po to mga farmers yung plot na to. Yung plot namin dito sa loob ng plastic mulch, basa pa po siya. Kaya di pa namin to kailangan na diligan.
siguro pag tumagal pa ng isang linggo, talagang didilig na po talaga kami dito. So yun, hanggang bali dito na lang po muna mga ka-farmers, no. Update ko lang po kayo. Ayan, so marami pa kasi kaming ginagawa dito mga ka-farmers, no. Busy po kami. Ayan, kung napapansin nyo po dyan sa ano ng Ampalaya, so bukas update ko rin po yan dyan. So yun, bali hanggang dito na lang po muna. At saka ayan, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. Ayan, God bless po at saka happy farming po.